ko na. Naamoy niyo na rin? Oo! Yung mga katabi niyo? Isang bagong umaga, isang pagsingat ng araw sa ilalim ng pagkapangulo ni Isko Moreno Dumacoso! Isko! 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 Si Ojan! Alam mo, Ojan! Talaga naman, no? Hindi matatawaran ang husay ng ating susunod na pangulo dahil alam mo, sinubok tayo ng pandemya. Tatlong taon lang. Talaga. Pero napakabilis ng kanyang kilos. Pinuhin mo yun. Sinabayan pa tayo ng pandemya niyan. Eto nga. Hindi niya pinigilan. Hindi niya sinabi, kayo lang ang mga botante ko, kayo lang ang tutulungan ko. Sabi niya, lahat ng Pilipino pupunta sa Maynila. Gagamutin natin. Dahil lahat kayo, mahal, Isko Moreno. Tama. Grabe na, grabe. Grabe, grabe. Pero ito na na, Camille, ikaw ay batang Maynila, tubong Tondo, gayon din ang ating Pangulo. Ako'y tubong Malate, San Andres, batang Maynila. Ayaw nyo ba na sa kauna-una ang pagkakataon sa ating kasaysayan, magmumula ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dito sa atin, sa Maynila! Let us make history! Sama-sama tayo! Itaguyod natin! Huwag kayo mahiya! Mamaya ang pag-uwi nyo! Puyatin nyo sa lahat! Tawagan nyo! I-test nyo! Isigaw nyo! Isko! No! Isko! No! Isko! No! Pakilala na natin! Ipakilala natin! Ito na! Mga kasama! Ito na! Sama-sama natin dalhin sa Malacañang ang susunod! Ito na! Thank you.
Tinan. Naalala ko noon. Hindi kami bayan. Nasa Malacañang ka na. Ipagluluto kita ng masarap na pagpag. Naalala ko nung araw sa Kagitingan, Quezon, kay dating chairman Jeronimo, nakikisilong kami sa kanila, nangungupahan kami sa kanto ng Kagitingan at Quezon. Merong isang kwarto ron, pagkagabi, may kumakanta, may mga nagsasama-sama, charismatic ang tawag ng dekada 80. May libreng chicha. Kaya umatin ako at gusto kong i-share sa inyo ang madalas silang kantahin. Chopper, alam mo ikaw na sintonado ha? Ang kinakanta nila, "This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, and be glad to Him, and be glad to Him." Pagtapos ng kanta na yun, may chicha na. May sopas na, Jope. Naalala ko nung araw, I love you, okay? Sa parola, naalala ko yung teacher ko na matanda na mataba. Mataba pa ha? Napakahigpit. Noong nag-aaral ako ng daycare center sa Maydelpan, Tulungan Center, na kung saan nakatayo ngayon ang God Andres Bonifacio Hospital. Naalala ko noong araw sa tahimik doon malapit sa Modest Bakery, may maisan at sinisimple kong sipain yung mais. Naalala ko nung araw sa kanto ng Asunsyon at Padirada, pag nakakakita ko at panahon na ng Sinkamas, sisipain ko din yun. Laring Sinkamas. Napalayas kami sa parola dahil kailangan nang gawin yung pier. Napalayas kami sa tahimik dahil wala na kaming pambayad ng upa. Nalipat kami sa Maria Payo sa ilalim ng hagdanan ng isang bahay. Nanay ko at ako. Napalayas din kami dahil naubos na rin ang pambayad ng upa. Nalipat kami sa Tagumpay. Napalayas din kami dahil wala na kami pang-upa. Natira kami sa San Diego. Napalayas din kami dahil wala na kaming pang-upa. Natira kami kay dating chairman Jeronimo. Napalayas din kami dahil wala na kaming pang-upa. Natira kami sa may Santo Niño Moriones, kila Siopaw. Doon natabas yung akin. Tinabas ni Mang Baldong taga Moriones. Sino sa inyo tinuli ni Mang Baldong? Maswerte yung mga bata ngayon. Pag tinutuli kayo, doktor, nung araw pag tinutuli kami rito, pukpok. Sa malangit nawa ang kaluluwa ni Mang Baldong. Napalayas din kami. Hanggang sa nakita namin ang bakanting lote sa Mabuhay Street. Nakita ng nanay kong mabilidad bakanting lote, nagtanim ng talbos ng kamote. Maya-maya naglagay ng bangko. Yung bangko nilagyan ng bubong. Yung bubong nilagyan ng dingding. Yung dingding
nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamot, itinanim, bahay ang tumubo. Doon ako nakilala ni Wawi Rojas. Sa patay, nagigipaglamay. Alam mo naman dito sa atin sa Tondo, pag may lamay, may chicha. Dayo-dayo lang. Kaya kahit minsan, biru-biruan nga sa kanto, yung walang iyang namatay, nagiging mabait, napakabait po niyan. May kapiho ba kayo? Matapos ako madiskubre sa pag-aartista ni Daddy Wawi at napasok sa Dutch Entertainment. Hindi ko akalain pang artistahin ito. Hindi ko pa rin iniwan ang Tondo. Buhay pa yung apartment namin dito sa Nolasco. Buong buhay ko, lahat tayo sa Tondo, sa edad natin ito, naging bahagi natin si Barreto, ang nag-iisang gasolinahan sa Tondo, ang Shell. Naalala nyo nung araw, ito ay Lollipop Park. Ikaw, may baon sa Tondo High School. Mga batang Tondo High, nandiyan ba kayo? Sa tapat nun, may flying saucer. At may gulaman. Maraming salamat kay Roberto Jimenez, nakaklasiko sa Tondo High nung araw na yon, nung mga panahon na yon, mayaman sila. Kaya may libre akong chicha. Si Roberto Jimenez ngayon, nasa Amerika. Maswerte, maayos ang buhay nila. Noong araw, sumalangit na ang kaluluwa ni Enrico Torillos, taga Don Bosco. Yung tatay niya at nanay niya naging mabuti sa akin. Madalas pumapasok ako sa Tondo High, walang baon. Nga nga. Pero yayayain ako ni Enrico. Hanggang doon, malapit kila Michael Galang. Sa may masinok, all the way to Magsaysay. Nakakalibre ako ng chicha. Ang Kalyeng Moriones ay maraming kasaysayang ibinigay sa atin, mga taga-Tondo. Nakita rin natin ang kalugmukan nito. Masaya ako na naging maliwalas ito. Salamat. Maraming salamat, Holy Child. Sa Holy Child, nung araw, ilang beses ako nakadelihensya ng Christmas pa. Dahil sila namimigay ng pagkain tuwing Pasko, kailangan makadelihensya ka lang ng ticket. Pagdating ng bispiras, pipila ka sa harapan ng Holy Child Catholic School. Maraming salamat sa lahat na naging pasahero ko. Pasahero ko sa sidecar, Waluna, Lakandula. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa akin. Maraming salamat, Tondo. Kung wala kayo, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayong gabi.
Manila. Totoo. Nasilayan namin kayo na mga nanonood sa buong Pilipinas, sa iba't bahagi ng mundo na nanonood ngayon gabi. Totoo. Paminsan-minsan magaspang kami. Paminsan-minsan akala ninyo palaway kami. Mabait po kami mga taga-Tondo. Hindi nyo lang kami nakilala ng lubos. Sa Tondo, makukuha mo kami ng laway lang. Hindi mo kami kailangan bilhin. Sasama kami sa iyo hanggang dulo. Yan ang ugaling nakalakihan ko. Ngunit, kami rin na mga nagsikap. Kami na nagtaguyod ng aming sarili. Tao din kami. Kaya pag tinuring mo kaming tao, ipakikita namin sa iyo ang pagmamahal ng mga taga-Tondo. Tingnan ninyo. Noong araw, walang iwanan! 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 I love you. Kaya kami pinagtibay ang aming puso, pinagtibay ang aming damdamin, pinagtibay ang aming kaisipan, dala ng pagkakataong aming kinaharap sa buong buhay namin. Kaya nakalulungkot na kapag yung mga matataas na tao na nag-aral, kapag tinitingnan tayong mababa, nakalulungkot sapagkat parang hindi tayo bahagi ng lipunan. Parang sila lang ang may karapatan. Papayag ba kayo? Ang prudensya. Mahirap maging mahirap. Pero kapag ikaw ay hindi lumayo sa tao, tao din ang mag-aangat sa iyo. Yan, naranasan ko. Nag-ikot ako dito 23 anyos. May isang kwento hindi ko makalimutan. Nasa Yangko ako 1998. Hindi ko to maintindihan ng una. Wala akong kamuang-muang sa politika. Meron akong kinamayang matanda sa Yangko, sa isang tindahan doon. Nangangamay ako, sabi ko, Tay, sama mo na ako, singit mo na ako, anim naman ang kusihan. Ang sagot sa akin ng matandang lalaki, ikaw ba yung ano, artista? Opo. Naku naman, kabata-bata mo. Ano ba naman nalalaman mo sa gobyerno? Eh, sabi ko, meron naman pong kaunti. Eh, anong pinag-aralan mo? High school finish. Sa mataas na para lang Tondo. Tondo High School. Ha? Ikaw naman,
Para ka lang pinabili ng suka ng nanay mo, sumali-sali ka sa politika. Ano bang alam mo sa gobyerno? Sabi ng matanda. Sabi ko, wala. Sabi ko, wala. Itinapat ko yung matanda. Hindi ko nga alam na mambabatas pala ang kunsihan. Sabi ko, wala. Pero ito sinabi ko sa kanya. Pero tay, tandaan mo. Kapag yung apo mo, kumalaman si Mura, pumasok sa eskwela walang baon, yun alam ko yun. Ikaw na nakatambay dito, hindi mo alam mamayang alas 12 kung kakain ka, kung may nakahanda na sa pagkainan. Yun alam ko yun. Yung pinalalayas ka sa upa dahil wala ka ng pambayad ng upa, yun alam ko yun. Alam ko ang buhay ng isang ordinaryong Pilipino, lalo pa ang mahirap. 15 minutes 15 minutes kaming nagdidiskurso ng isang botante. Isa lang. Isang matandang botante. Alam mo ang turi niya. Nung matapos yung usapan namin, talagang chinaga ko. Kasi sayang din yung isang boto. Nagkakatalo nga sa toss coin. Matapos na mag-usap, sabi niya, iboboto kita. Bakit po? Ay, iboboto kita. Bakit po? At least, ikaw, hindi nag-aral. Hindi mo ko kayang lukuhin. Ang tao sa gobyerno nag-aral para maging mabuti. Pero bakit ang isang ordinaryong tao, ganun na lamang ang kaba niya, ang takot niya sa mga nasasabing nakapag-aral. Nakapag-aral nga, ngunit hindi naman naiintindihan ang tunay na buhay ng ating mga kababayan. Ngayong 2022, malinaw na malinaw sa alala ko sinabi ng matanda. Kung sino pa yung mga nakapag-aral, sila pa ang mapang-abuso sa kapwa. At hindi ko maintindihan, hindi ko talaga marok. Kasi bakit? Kayo na mga taga-Tondo, kayo na mga taga-Maynila, pinilit kong ipakita sa inyo, pinilit kong pahalagaan yung binigay niyo sa akin pagkakataon. Bumalik ako sa eskwelahan. Tinapos ko, binigyan ko ng gamit ang aking sarili upang maging mabuti sa paglilingkod. Ngunit, nakita ninyo, 1998, ganun na ang turing ng tao. Kasi siya ay nakaramdam ng pangapi. Siya ay nakaramdam ng panluloko. Siya ay nakaramdam ng panggugoyo na supposed to be mga matataas ang pinag-aralan. Ngayon, naunawaan ko na, katulad ng isang interview, sa isang interview na matanda, tinanong siya, bakit ka ERAP, noong panahon ng revolusyon. Ano sabi niya? At least si ERAP, tinuring kaming tao. Ngayon, naunawaan ko, kitang-kita natin, pag sila, laging tama, pag sila, panal, pag tayo'y nangangatwiran, bastos. Wow. Wagas. Pang-Ayala Avenue. Ah, kababayan. Ipaalala ko sa inyo. Yang mga nasa Ayala Avenue, yan ang nangako sa atin ng pagbabago. Tama! Paalala ko. Ipaalala ko sa inyo, nagrevolusyon ang tao. Tao! Hindi sila. Nagrevolusyon ang tao. Hindi niya inisip ang kaligtasan niya. Ang tao pumunta sa EDSA. Napagod. Nagrevolusyon. Biglang dumating ang mga super friends.
Sila na daw ang simbolo ng demokrasya. Nangako sa atin 1986. Nangako sa atin 1986 ng pagbabago. Pero bakit ngayon ang pinag-uusapan pa rin natin? Pagbabago. Tanong! Tanong! Pinagbigyan ba natin sila? 18 taon. Kamusta naman kayo? Same-same. Kaya, minabuti ko dito sa Tondo. Dito ako nagsimula. Kayo ang tumangkilik sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Binabaybay ko ang Moriones, Haboneros, Santo Cristo, Ilaya, Juan Luna, Carmen Planas, Recto. Araw-araw na ginawa ng Diyos dito sa Tondo. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, ito na naman, gusto na naman bumalik nila. Tanong, ang tanong ko, may nakakalimutan ba kayo sa Malacañang? Ano ba babalikan nyo doon? Mga kababayan, 1986, magkaaway na ang pula Dilaw. At Dilaw. Nangamatay na ang mga leader nila, sumalangit daw ang kaluluwa. Pumayapa sila. Tayo ng mga nangabuhay sa kasalukuyan, hinihila sa diskurso ng nakaraan. Teka muna, kayo-kayo lang yan eh. Ito kami. Mga kababayan, matanong ko kayo, teleserye ba ang buhay natin? Hindi! Gusto nyo ba laging may sampalan? Gusto nyo ba lagi may tarayan? Gusto nyo ba lagi tumatawa na lamang kayo sa nangyayari? Mga kababayan, ngayon, nandito kayo. Mamaya, manghanga pa kayo ng bulsa. Ninyo alam, paano kayo uwi? Walang bayad to. Huwag niyo masyadong pakadiinan yung abonado pa. Hayaan ninyo, lahat ng abono ninyo, susuklihan mo yan! Pero, mga kababayan, kayo na mga taga-Maynila, maraming umapi sa akin. Maraming nagsalita na masakit sa akin. Simula pagkabata hanggang ako'y maging alkalde. Lahat ng masakit na salita, natikman ko na. Pero mga kababayan, hanggang kailan tayo mag-aaway? Hanggang kailan iikot ang buhay natin sa mundo ng pula at dilaw? Mga taga-Maynila, matanong ko lang kayo. Real talk tayo. Real talk.
pandemya. Ginulantang tayo. Lahat ng kaba, pangamba, hirap, gutom, kawalan ng trabaho, kawalan ng pera, takot. Lahat naramdaman natin sa Maynila. Tanong, nasa sila ng pandemya? May picture. May picture. Wala. May picture. Moriones ni Ultimo Daga ni Pusa walang naglalakad sa takot ng tao? Yes! Rintok lang tayo rito. Nakita ba nila ang Maynila? Nangangapa? Ni isang butil ng bigas. Yung isa nandoon sa Forbes Park. Blag, blag, blag. Ang swerte ng buhay, anak, pinagpala. Good for him. Yung isa naman, picture dito, picture doon. Sabay, nauna pa sa tweet bago kumilos. Huwag niyong isigaw yan, baka tanggalin kayo sa trabaho ng mga amo niyo. Baka ma-unfriend kayo. Tingnan ninyo. Ito, seryosong bagay. Nablock ka na? Tingnan ninyo, seryosong bagay. Kung gano'ng kahapdi, sinabi ko sa inyo, hindi ko lang kayo talaga sinusukuan. Tingnan ninyo kung gano'ng kahapdi sa damdamin ng isang tao. May isang bata, 20 anyos mahigit, sa Antique, pinagsalitaan ng masasakit ng mga bully. Asa na ngayon? Nakakalungkot. Alam niyo bakit? Pilipino, kapwa Pilipino, kung laiti ng kapwa Pilipino, wagas. Para bang sila lang ang banal? Sige, magbanal-banal lang kayo, mauna na kayo sa langit. Sunod kami. At least, ako sigurado, sigurado ako, mapupunta ako sa purgatorio. Kayo na lang sa langit. Pero ako talaga, ang sakit isipin na ang nagsasalita ng masakit sa atin, kapwa natin Pilipino, kapwa natin tinitingala. Ano pa nga? Pero, kasi ilang oras na lang. Ilang oras na lang. Pipiliin na kayo. Mga kababayan, ipaalala ko ulit. Ipaalala ko ulit. Binigyan na natin sila ng pagkakataon maglingkod sa ating bayan. Ayusin ang ating buhay. Ang mga pulahan, 21 years. Ang mga dilawan ay yellowing pa lang. Alam mo, ang itlog na pula, pag hinati mo, dilaw pa rin nasa loob doon. Para daw pigsa. Yun. Pero 18 years ng dilaw, 21 years ng pula,
39 years, mga kababayan. 39 years, umikot ang buhay natin sa away ng dalawang malaking grupo. Tanong, after 39 years, kamusta ang bansa? Nga. Sensei? Sensei? Sa Tagalog? Pare-pareho pa rin. Tama ba? Kaya kayo, negosyante, empleyado, mamamayan, trabahante, kung gusto ninyo magkaroon ng peace of mind, kapanatagan sa buhay, samahan ninyo ko sa Mayo 9, tuldukan na natin ang away ng pula. Ipaalala natin yung sinigaw ninyo sa EDSA. Ibalik natin sa kanila. Sobra na! Tama na! Pahinga na kayo! Sabay-sabay! Sabay-sabay tayo! Sobra na! Tama na! Pahinga na kayo! Iba naman! Presidente niyo, nasa UN. Gumagalito. Sa akin, ma. Ako ay patuloy na namumuhay sa realidad ng lipunan. Ito ang realidad ng lipunan. Ito ang tunay na katayuan ng ating mga kababayan. Hindi lang ang Pilipinas ay pag-aari ng Forbes Park. Ang tawag pa sa atin dito sa Maynila, lalo na sa Tondo, Laylayan. Makaka-evento kayo ng salita, palpak pa. Laylayan. Ako may nakalaylay, nakabrief na lang. Sa totoo lang, mabait pa nga tayo eh. Oo, mga taga-Tondo, eto ha, alam ko nung araw na yon, nung tinawag tayong laylayang, galit na galit kayo. Pero salamat sa inyo na kinikay sa akin, hindi natin sila binastos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Nung nilahangaw tayo sinisi, pupunta-punta kayo sa Tondo. Lasam! Lasam! Wala raw permit. Wow! Naka-drugs ka ba? Tamang hinala! Ito yung pinakamasarap na feeling. Kasi yung tao, nararamdaman mo yung tao.
sinasabi sa pamilya ko. Lagi ko sinasabi sa kanila. Yan. Yan si Joaquin. Si Patrick. Si Frances. Si Franco. Si Drake. At si Tiny. Lagi ko sinasabi sa kanila. Yan, kaharapin nyo. Tatlong buwan yan, hindi ko sila sinilip. Tatlong buwan. 3 months na nagkakagulo ang Maynila. Kinakabahan ang tao. Nag-aalala ang tao. Hindi alam kung saan dadalhin ng gobyerno. Kayo ang pinili ko. Mami, pakinggan mo ang tao kung paano magmahal. Sila halalan nung nagkakagulo tayo, hindi mo sila matagpuan. Para kayong mga traditional politician, ang galing lapitan pero mahirap hanapin. Dati hindi maintindihan ng mga anak ko. Sabi ko sa kanila, pinaliliwanag ko, meron ba tayong bubong? Meron. Tumutulo? Hindi. May pagkain? Oh. May kuryente? Oh. May tubig? Oh. Okay na buhay nyo. Dito na ako sa mga taga Maynila. Kaya talaga sa totoo lang, hindi ako nagkamali na kayo lagi ang pinili ko. Isang kasalanan ko sa buhay, mas pinili ko ang tao kaysa ang pamilya ko. Mahirap. Hindi mo kaya ang dalawang mundo ay perfecto. Kaya ako lagi nabubuhay sa realidad. At mga kababayan, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Dahil nagbaka sakali kayo sa akin na kayo'y pamunuan 2 milyon mahigit na mga taga Maynila. Kahit sa murang edad, ang mga kalaban ko rin nung araw bigatin, katulad ng mga kalaban ko ngayon, puro special child. Special. Di ba pag anak pinagpala, special? Mabigat ang laban ko. Mabigat. Yung kalaban ko, mga pedigree. German Shepherd. O kalaban nila, Askal. Ingat sila sa akin. Miragos ako. Real talk lang, my friend. Real talk lang mga men. Ang bars pero broke pa rin. Play stars at mga dope. Ang sarap niyong magmahal. Mas masarap ako. Ayan, napag-uusapan ng sarap. Pati brief ko. Lara, daddy look na. Pero talaga, sa totoo, I don't want to end this. Ayaw ko matapos itong gabing ito. Kasi alam ko, at home na at home ako. Dito ako nagsimula sa Tondo. Kaya minabuti ko, kayo rin ang kasama ko sa dulo. Basta, Mga kababayan, ipaalam ninyo sa inyong mga kaanak sa probinsya nang hindi nakakakilala na ang laway ko nasasanla. Minsan kong sinanla ang laway ko sa inyo. Natubos niyo ba? Yes!
Nakaraos pa tayo? Nakatawid ba tayo? Proud ba ulit kayo na taga Maynila kayo? Talaga? Isasakay na kayo ng taxi sa Tondo? Ihatid kayo sa condominium? Happy kayo? Mr. Orense! Si Mr. Orense ba yun? Ang teacher ko ng grade 4. Teacher ko sa araling panlipunan. Ayan, teacher ko yan. Pasado? Pinakamataas kong grade, araling panlipunan. Na first honor pa nga ako ni Mrs. Nasiste. At ang pinakamataas ko, ang pinakamataas ko, mathematics! Magaling ako sa math! Palmo, Tanching, Gara Cruz, Paris-Paris, Tongting, Siakinay. Tudyo! Real talk ng mga men, pero ang guards, pero broke ka pa rin. Praise stars at mga dope na women. Ayoko nang matapos, no? Pagod na ba kayo? Pagpasensya nyo na. Talaga na eh. Gusto ko kayong makasama ng puso sa puso lang. Sabihin nyo sa inyo mga kaanak, ang aasa nilang gobyerno, pag tayo naging presidente, simpleng gobyerno. Murang bilihin, murang kuryente, murang gas, trabaho, bahay, eskwelahan, ospital. Tao muna. Kayo muna. Itatawid namin kayo ni Jock Willie sa krisis na kinakaharap natin. Ang krisis hindi mariresolba ng lugaw. Sabihin, bastos na naman ako. Kayo talaga. Para sila lang may karapatan magsalita. Tudyo! Will you talk ng mga men? Pero ang guards, pero broke ka pa rin. Pray stars at mga dope. Ayaw niyo ng lugaw. Burger ka sa akin. Ayaw ko pa lang burger. Pagpag na ibibigay ko sa'yo. Hindi ito usapang lalaki-babae. Usapan to ng pamimili ng presidente! Anong buhay? Kaya, mga kababayan, hindi ko babaguhin ang sarili ko para himurin ang puwet nila. Ito na po! Ito na po! Lumaki akong ganito! Tinanggap niyo akong ganito! Tama, mali! Nakita ninyo naman ako simula bata hanggang ngayon. Tama ba? Ganun ako nung bata, ganun ako ngayon. May nagbago ba? Tinanggap niyo ako? Pinagkatiwalaan niyo ako? Mamatay sila sa inyo. Will you talk ng mga men? Pero ang bars, pero broke ka pa rin. Praise stars at mga dope na women. Kaya, Sa totoo lang. O ngayon, mga kababayan, handa na ba kayo? Sabi nila, 4%. Nalungkot naman ako. Alam niyo bakit? Sa bawat 100 taga Maynila, 4 lang ang boboto sa akin. Edit! Patigin naman ang tumbong mo! Tingnan ninyo yung Velasquez. Mga taga Velasquez, tingnan ninyo. Dati, tingnan ninyo ah. Ito, real talk. Tingnan ninyo yung Velasquez. Dati, ang may tindahan lang doon, sirado.
Yes. Si Lacson. Yes. Si Edith. Ngayon buong kalye may hanap buhay. Yes. Tama ba? Yes. Real talk lang to, my friend. Real talk lang to, my man. Meron kang bars, pero broke ka pa rin. Praise God's hat, mga dope na women. I get things done. Ginagawa ko ang dapat kong gawin at gagawin ko ang lahat. Hawiin lahat ng mundo. Maibigay lang ng patag ang kalsada sa paglalakbay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Hindi tayo nagreklamo. Hindi tayo nagturo. Sinama ko kayo. Pumunta tayo sa direksyon na kung saan makatatawid tayo. Salamat sa Diyos. Ito tayo ngayon. Nagsasaya. Real talk lang. Real talk lang ako, man. Meron kang bars, pero broke ka pa rin. Please, start, mama, don't know women. Ayoko na matapos to, ali. Ang sarap ng kasama ng mga batang Maynila. Pati si Spider-Man, sumama sa doon. Pati si Spider-Man, matindi ang kapit sa atin. Maynila! Handa na ba kayo? Huwag kayong matutulong. Gabi na lang. Gusto nyo ba tayong manalo? Gusto nyo ba maiba naman? Gusto nyo ba ng peace of mind? Sabihin ninyo sa mga kaanak ninyo, samahan ninyo kung tuldukan na natin ang away ng pula at dilaw. Let us just move on. Karapatan natin makapamuhay sa kasalukuyan at sama-sama tayong kikilos, kikilos ng mabilis para sa kinabukasan ng 6 na taon ng buhay mo, ng anak mo, ng apo mo, ng lahi nyo. Yan ang dapat nating gawin, mga kababayan. Ano? Maynila! Sasamahan niyo ba kami ni Doc Willie? Ang mga taga Maynila ba nasasalan laway? Itatawid niyo ba ako ng Ayala Bridge? Habang sila nasa Ayala Boulevard, doon na lang tayo sa Ayala Bridge. Maiba naman. Maiba naman. Maiba naman. Mga taga-tundo. Taga-tundo. Meron lang akong pakiusap. Meron lang akong personal na pakiusap. Pwede ba ang iboto niyong congressman, si Ernex Dionisio? Nasa krisis tayo. Kailangan ni Hani Lacuna na mga batang mabibilis kumilos din. Hindi yung pandemya, sarado ang opisina. Hindi nyo makita ang daling lapitan. Kahirap panahapin. Sa kapatid na ninyo, ngayon yung pamilya niya nagkagaling-galingan. Keso ganito, keso ganyan. Aba, keso-keso. Wala nga kaming keso sa pandesal. May pandesal. Ngayon sila magagaling.
Mga kababayan, isinuka na natin sila dati. Isinuka na natin eh. Oo, sa totoo lang. Huwag na natin. Huwag. Huwag nyo lang ibalik sa palad na mga tao o lahi ng pamilyang bumulok sa Maynila. Huwag na. Nakapag-umpisa na tayo na maganda. Ang pundasyon matibay na. Itutuloy na lamang ni Honey Lacuna. Yung partner niya, lagi nakangiti. Lamang lang sa akin yan ay isang palido. Ako, nadali ko siklo din siya, sinuraunor. Ang naglalayan. Pero basting ako. Mga kababayan, Vice Mayor, Yul Servo. Six, zero. Kaya nyo? Promise? Bobby Lim? Marjan Isidro? Jesus Taga Pardo Jr.? Ninyo de la Cruz? Doktora Irma Alfonso? Kita nyo, may Armalite? Naalala ko tuloy si Bansay nung araw. Kung siyag pa lang si Bansay, pumupunta na sa mabuhay nung araw. Ian Nieba. Partida pa yan. Ayan, o kayo. Diba hindi tayo sumusuko? Tayo sa buhay, hindi kayo sumusuko. Muntik niya yung sumuko. Sabi ko sa kanya nung 2019 election, kasi inatake siya eh. Sabi ko, ipakita mo sa tundo. Lumabas ka. Na kahit ihilahulod ka, kaya mo maglingkod sa tao. Dinakita niya, hindi siya sumuko. O ngayon, re-electionista. Ngayon, nakapaglilingkod ba siya? Oh, paglilingkod. May dala pa nga Armalite yun. Pakita mo nga. Nakakamistulo yung tatay nito. Naging mabuti ba si Bansay sa atin? Yeah! Naman! O ngayon, mga kababayan, nakita nyo kanina, si JBR ito. O yan, kayo mismo makapagusga. Kaya ako sinasabi sa inyo, hindi ako naghihiganti. Wala akong pait sa buhay. Marami akong sakit na naririg sa tao. Pero hindi. Hindi. Ang paghiganti, walang puting idudulot. Kita nyo, higantihan ng pulat nila. Ano nangyari? Nagkawatak-watak tayo. Pati mga magkakamag-anak, magkakahiwa-hiwalay. Sila ang nag-iwalay sa atin. Hindi tayo ang umiwalay sa atin. Kaya, mga kababayan, si JBR ito. At ngayon, yung apat ko, nandito. John Castriciones! Labing dalawa naman yan, ha? Isingit nyo na, ha? Yung matanda ka sa Yangon, siningit ako. Akalain mo maging mayor ako? Diba? You'll never know, eh. O, ang ating maganda, Samira Guto. Ito, magaling na abogado. Hindi singer. Kapag may katwiran, Joe Petsison. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Carl Balita! Woo!
City, Savanota, Morga Partilis, Mothers for Chains, Morga Partilis. May asim pa, no? Ngayon, naintindihan niya na. Ano yung ibig sabihin nung may asim? Di ba tayo pag sinasabi na, uy, may asim pa yun, no? Di ba, ano yun? Compliment, ibig sabihin, maganda pa. Tama, mali? Talagang tayo lang ang nagkakaintindihan. Tujo! Ang mafia. Uy, you talk lang to my man. Meron kang bars, pero broke ka pa rin. May stars at mga dope na win. I love you, but may hila. Ay, nako. Ang aking partner. Oh, kita ninyo, ang vice mayor ko, doktora. Mabilis, nanay Rao, sa tap. Uy, ayoko namang idalangin, ha. Ayoko idalangin na magkasakit kayo. Pero someday, pag kayo nagkasakit, sana makita ninyo yung bagong ospital ng Maynila. Ngayon, mauubos na ang estudyante ng Holy Child. Kasi mag-aaral na sa almaryo. O, naman. O, hindi. Talaga, alam nyo mga kababayan? Sabi sa akin ni Banat Bay, tinanong niya ako, bakit parang sobra-sobra? Kasi nagandaan siya eh. Sabi niya, bakit parang sobra-sobra? Bakit? Pag mahirap ba, kailangan kulang? Tama ba? Ayun. Kaya nakita niyang personal. After that, ayun, unti-unti na nila ako nakilala ng lubos. Pero ang pakiusap ko, huwag niyo kami paghiwalayin ni Doc Willie! Ano, Doc? Sarap kakampi mga batang Maynila, no? Wala pang chicha yan. Walang tubig. Nakakaamuyan kami. Hindi ako nagkamali na magdesisyon. Hindi ako nagkamali magdesisyon tumakbo ng presidente. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Sishare ko lang sa inyo. Mahirap kayo? Mahirapan kayo sa buhay? Hindi ako nagkamali na tumakbong presidente dahil nakita ko mas maraming mahirap na Pilipino sa probinsya. Nakita ko mga kababayan. Tayo, dito, ang tubig, 1-2. 1-2-sawa. Tama? Noong araw, kahit tayo squatter, may nawasa. Sa araw, nawasa. Sa gabi, nawasa. Tayo dito, nag-enjoy tayo, may kuryente. 1-2. 1-2-sawa. Noong araw pa nga, kasosyo pa tayo sa Meralco. Walang yang orange yan. Hindi na matap. Ang taas na eh. Diba? Pero, maniniwala ba kayo mga kababayan, 2022 na? 2022 na, may mga probinsya, munisipyo, ang kuryente, may hika. Minsan inihingal, minsan may hininga. Ang internet, may kabag. Inihingal. May lupa, walang laman. Tao,
walang makain. Kaya hindi ako nagkamaling tumakbo ng presidente. Maraming salamat sa Diyos. Kayo dyan, sa Mindanao, kayo dyan, sa Visayas na nanonood, kayo dyan, sa Northern Luzon, kayo dyan, sa Southern Luzon, kayo dyan, sa Central Luzon. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon katulad ng pagkakataon ibinigay sa akin ng mga batang Maynila sa murang edad. Hindi ko kayo ipapaya at hindi ko kayo iiwan. Lagi kong ipararamdam sa inyo na ang gobyerno 24 oras. Kaya, mga batang Maynila, ilang tulog na lang! Jollibee na naman! Ilang tulog na lang! Sino na? Ilang tulog na lang? Pag malasakitan ninyo ang inyong kaanak, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kakilala sa buong bansa, hindi pa huli, may panahon pa. May panahon pa hanggat hindi pumupunta ang botante sa botohan. Pwede pa magbago ang isip. Mga batang Maynila, huwag na kayong matulog. Isigaw niyo! Isigaw niyo! Isigaw niyo! Chill lang. Simula Arden! Hanggang Plaza! Lahat kayo! Tsagayin nyo na! Tayan nyo na ako! Tayan nyo na ako! Dihado ang laban ko! Sa kanila, piso sa piso! Sa akin, piso, tamang barko! I love you, Manila. So muli, mga taga Maynila, mga taga Tondo, sampo ng aking pamilya. Kayo, mga bata. Sa harapan ninyo, gusto kong kunin ang pagkakataon na ito nang dahil sa inyo nandito kami. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa nais kong marating. Katulad ng tinuring sa isang awitin. Kaya
ano man ako ngayon, nasaan man ako ngayon, ito ang pamilya ko. Inaharap sa inyo, at taas no, na kami ay taos puso nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa nanay ko, Chayong! Chayong! Maraming salamat kay Joaquin! Hindi sa'yo, yung tatay ko yun, si Butete, mga batang pier, maraming salamat sa mga nanay, sa nanay at tatay ko, sa mga magulang ko. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyo. Mr. Orense! Mr. Orense, alalahin mo, estudyante mo sa social studies, pwede pala maging presidente. I love you. Sa lahat ng teacher ko sa Almario, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng teacher ko sa Tondo High School, maraming salamat sa inyo. Sa mga kababata ko, kay Anot, kay Banong, si Tuga, Sumalangit Tawa ang Kaluluwa, si Enrico, Sumalangit Tawa ang Kaluluwa, mga kaklasiko, mga kasama ko sa DATS, mga kasama kong artistang hindi nagpabayad, abonado pa. Sa mga chairman, kagawad, secretary, treasurer, at tanod na walang sweldo, maraming salamat sa inyo. Sa mga nanay ko, lolo ko, at lola ko, na mahal kong senior citizen, I love you, mga lolo ko, mga lola ko. Sana naparamdam ko sa inyo ang pagmamahal ng gobyerno kahit konti na lang ang birthday nyo. Sa uling sandali man lamang ninyo sa mundo, nakamit ninyo ang tunay na pagmamahal ng isang gobyernong lungsod ng Maynila. Sa mga volunteers, Luzon, Northern Luzon, hanggang Tawi-Tawi. Saan man kayo ngayon, alam ko, may kanya-kanya rin kayo at nanonood kayo sama-sama sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Salamat sa inyo. Palakpakan natin ang ating mga kasamaan sa medyang nangapawis, init, ipit, pagod. Palakpakan natin sila. Manager, Ambassador Lito Panayo. Sa ating mga staff sa HQ. Sana wala akong makalimutan, talagang gusto kong magpasala sa LGBT. Sana sa mga taga-LGBT, naramdaman ninyo na dito sa Maynila, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang mayaman, walang middle class, lahat, pantay-pantay sa lungsod ng Maynila. Mga kababayan, totoo na ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. Maraming salamat, Tondo! Maraming salamat, Maynila! Maraming salamat sa inyong lahat! Walang tulugan! Samahan ninyo ko hanggang may
Yeah.